hapon po. Ito po ang inyong Katax, Emelino T Maestro. At welcome po kayo sa bagong programang ang title ay Ang Maestro Ko sa Tax. Live po tayo sa Kataxpayer channel. Ito po ay isang internet radio na ma-access lang po ninyo sa pamamagitan po ng pagta-type sa inyong computer browser ng livestream.com/kataxpayer. At immediately po, papasok kayo sa Taxpayer channel at maririnig nyo pong live si Katax ETM na magdi-discuss o i-discuss ang mga bagay na may kinalaman sa Philippine taxation, BIR, at local taxation. Kaya po, huwag nyo po kayong bibitiw at ako po ay samahan ninyo rito hanggang mamaya. Ang i-discuss po natin sa araw na to ay tungkol po sa letter notice. Ang letter notice na kinatatakutan ng maraming taxpayer. Tingnan po natin ang letter notice. Noong isang araw, meron pong nagkonsulta sa akin, isang matandang lalaki na humihingi ng tulong dahil nakatanggap po siya ng letter notice. Ito po, ganito po yung letter notice na natanggap niya. So, dito sa letter notice na to, mapupuna po ninyo, dito may nakasulat po at sinasabi na siya ay may hindi dineclare na worth 5,600,000 pesos galing po sa deklarasyon ng kanyang supplier. Dito po nakasulat yon at naka-address din po sa kanya. Naka-address sa kanya yung letter notice. Kompleto, kompleto. At ito po ay meron ding entry. So sinasabi po dito sa computation. Ayan, dito sa computation, ano po, kung samahan dito, na meron siyang 100% discrepancy, hindi po niya dineclare lahat. Ang nakapagtataka ho, nakapangalan dito, eh si Mr. Nelson Aspe, Deputy Commissioner for Operations. At walang pirma. Pinakitaan din niya po ako ng isang computation na nakasulat po sa scratch paper at pinagbabayad siya ng mahigit na 2 million pesos. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, yung ipinakikita mo sa aking letter notice na yan, ito po yung sample, ano? Ayan, yung itsura, dahan-dahanin ko para makita po ninyo. Ayan. Eh, ano po yan? Bogus. Una, wala akong pirma. At ngayon lang ako nakakita ng letter notice na ang nakapirma po ay Deputy Commissioner for Operation. Ang pangalan, hindi pala nakapirma, wala palang nakapirma. Ang nakasulat na pangalan na ang pipirma ay ang Deputy Commissioner for Operation. Ang kadalasan pong pumipirma sa letter notice ay ang BIR Commissioner. Wala na pong iba. Siya po mismo ang dapat pumirma. Ayan. So ngayon, since wala pong pirma yun, ang sabi ko sa kanya, eh wala kang dapat ikatakot dahil ikaw lang ay itinatakot na ikaw ay hindi nagbabayad ng tamang buwis. At nakapagtataka naman, nakasulat ka ako dyan sa letter notice na yan, na makakatanggap ka ng result of deficiency. Ayan, ha? Makakatanggap ka ng, ano ba masusulat mo rito? Ang nakasulat is rito, meron kang findings of discrepancy. At yung findings of discrepancy, ikaw ay pinagbabayad ng buwis. Eh, definitely may computation ng buwis. Ayan, nakasulat to. The computation of the deficiency tax. O di may deficiency tax computation. Kung ito lang ang matatanggap mo, yung annex 1 na yan, at walang kasamang computation of deficiency tax, magduda ka na. Niloloko ka. Manloloko yan. Niloloko ka. Kaya huwag kang magpaloko. Pangalawa, yung pinakikita sa'yo ay wala namang pirma. So, wala kang dapat na ikatakot. So, ang suggestion ko,
Hmm,